Magandang araw mga bata! Ako si Madam Guro, ang online teacher nyo na magbibigay aral pero hindi magbibigay ng lesson. Kumusta na kayo? Buti naman at okay pa kayo. Pero siguradong mas ayos pa ang araw nyo kung ilalike, follow at subscribe nyo kami sa aming mga social media accounts. Maliban sa boredom, ano pa nga kaya ang problema nyo? Alamin natin yan. Advisable po ba na maging vlogger kung wala kang trabaho? For future reference lang po. Wala lang. Natawala ko doon sa hihi. Sige, kung yun yung passion mo, kung yun yung gusto mong gawin, eh support kita dyan. Supportahan ta ka kung na-enjoy mo yung makipag-usap sa harap ng camera. Eh sige, gawin mo yan. Kung dyan ka natutuwa, eh walang dapat humadlang dyan. Hindi naman dahil wala kang trabaho or wala kang ginagawa, eh mag-vlog ka na lang. Dahil ang pag-vlog ay hindi biro, hindi to madaling trabaho dahil kailangan mo talaga ng matabang utak para makapag-isip ka ng content na papatok sa tao. Dahil kita mo naman yung mga talagang sumisikat na vloggers ngayon, talagang yung content nila eh pang malakasan. So, kung yun yung gusto mo, i-perso mo yan. Walang makakahadlang sa isang tao na may gustong maabot sa buhay, okay? Next, tama bang masira ang isang relasyon dahil sa difference ng political views? Hindi, hindi dapat. Hindi dapat na apektuhan ang inyong personal relationship ng political views nyo. Hindi dahil magkaiba kayo ng pinaniniwalaan politically, eh dapat nang masira kung ano man yung relationship na meron kayo. Dahil lahat naman tayo, eh may sariling isip, meron tayong iba't ibang pinaniniwalaan, hindi dahil nasa isang relasyon kayo, eh lahat na lang ng gusto nyo sa buhay, eh dapat pareho. Dapat matuto kayong respetuhin yung isa't isa. Respetuhin nyo na meron kayong iba't ibang pinaniniwalaan sa buhay. At hindi dahil magkaiba kayo ng paniniwala pagdating sa politika, eh dapat nang masira kung ano mong meron kayo. Dahil mas mahalaga ang pinagsamahan nyo kaysa dyan sa pinagtatalunan nyo. Okay, ilaban nyo yan. Gigil ako ah. Okay, next na tayo. Yung classmate ko po, tinatawag akong madamot kasi hindi ko siya pinakopya. Pagsabihan nyo po siya, please. Alam mo, na-experience ko na yan na pagsabihan na rin akong madamot nung elementary ako. Yung parang feeling mo na, bakit? Pinaghirapan ko to eh. Tapos, gusto mo makinabang? Hindi naman sa pagiging selfish yun, pero gusto lang din natin matuto yung kaklase natin, yung kaibigan natin, o kung sino man yan na mag-aral mabuti, na huwag umasa sa mga kaklase. Mas mabuting maging matalino kaysa maging matalinaw, okay? Nag-decide na yung parents ko na huminto muna ako ng 1 year dahil sa COVID. Ayoko naman po na maging seniors ko yung dati kong kaklase. Alam mo, hindi naman importante yun eh kung seniors mo na sila, yung mga klase mo last year or last school year. Ang mahalaga ay makatapos ka ng pag-aaral mo. Hindi naman dapat nating pairalin yung pride natin. Kung talagang nag-worry yung mga magulang mo na pumasok ka sa darating na school year at mas pinili na lang na huminto ka, eh respetuhin mo dahil syempre iniisip nila yung kalagayan mo, yung kaligtasan mo. At kung sakaling babalik ka na sa school, eh huwag mong isipin na mas magiging ahead sa'yo yung mga klase mo nga last school year. Dahil hindi yung importante. Ang importante is yung makagraduate ka at matupad mo yung pangarap mo at talagang matapos mo yung pag-aaral mo. So, huwag mo intindihin yun. Hindi yun mahalaga. Hindi ka nila titingnan ng iba. Hindi ka magiging mas mababa dahil lang mas nauna silang nakagraduate sa'yo. Bakit nakaka-pressure kapag ikaw na lang ang mag-isang hindi pa natatapos sa test? Nakaka-pressure naman talaga kapag ikaw na lang yung hinihintay, di ba? Kasi alam mo na pwedeng kunin na lang bigla yung papel mo kasi nainip na yung proctor mo or yung nagbabantay sa inyo. Pero huwag mo hayaan na yung pressure na yun eh masira yung focus mo. Kumbaga, grace under pressure. Kung 1 hour naman yung ibinigay at 30 minutes pa lang, eh tapos na yung mga kaklase mo, okay lang yun. May 30 minutes ka pa. Ang mahalaga, masagutan mo ng tama yung exam mo. Masagutan mo ng tama kung ano man yung pinapasagutan ng teacher mo. Huwag kang ma-pressure sa oras. Huwag mo intindihin na ikaw na lang yung hinihintay. Dahil ang importante ay mapasa mo yan at makapasa ka dyan sa quiz na yan or sa exam na yan. Okay? Alam nyo ba mga bata, ngayong may pandemic, alam ko na lahat kayo nahihirapan emotionally,
physically, pero wag mo itago yan. Wag mong hayaan na ikimkim mo lang yan dahil may mga tao na nagmamahal sa'yo at may pakialam sa'yo. At nandito lang si Madam Guro para sa'yo. Kaya mag-like, follow, at subscribe ka lang sa aming mga social media accounts para ma-notify ka sa iba pang video na kasama ako. Huwag kalimutan ang payo ni Madam Guro. Hindi porket kaibigan mo ang isang tao, tama na ang lahat ng ginagawa niya. Muli ako si Madam Guro. Kita-kits ulit sa Sabado 1 p.m.